sapagkat ang pagbili po ng bagong sasakyan ay kalamitan puno ng excitement at saya. Di ba? Bago po si ko, happy ka, enjoy na enjoy. Pero, Amilin, paano kung pagkalipas ng ilang buwan pa lang, ay happy ka bang nagda-drive? Matapos mong gamitin ang bago mong sasakyan, may napansin kang diferensya. At sa halip, na ginawa, stress ang inabot mo. Paano na gagawin mo? Narito ang report po dyan. Panoorin natin ito. Ang Lemon Car ay isang bagong biling sasakyan, ngunit napatunayang depektibo. Sa panukalang batas sa Kongreso, may tuturing na Lemon ang bagong sasakyan na may sira kung sa loob ng isang taon mula ng itibinili ay hindi bababa sa 4 beses itong ipinagawa, ngunit hindi pa rin naaayos. Isa si Randy, isang video editor at negosyante na may kahalintulad na kaso. Bumili siya ng bagong sasakyan noong Enero ng nakaraang taon. Ngunit wala pang isang buwan mula nang gamitin niya ang unit ay may mga napansin na siyang problema sa sasakyan. Inireklamo niya sa kasa ang maingay na pangilalim at pag-flicker o pagpitik ng headlights kapag nakabukas ang radyo at aircon. There are many causes kung bakit nag-flicker. Either yung bulb busted or yung alternator nawawala ng power or di battery, mahina na. 6 buwan mula nang bili ng unit at ipagawa sa kasa, ay nandoon pa rin umano ang problema. Bumigat pa ang manipela, lalo na kapag minamaneho ito sa gabi at lalo na kapag gamit din ang radio at aircon. Tapos doon sa sagot nila sa letter ko, ang sinabi nila nga doon na okay naman daw, wala naman daw problema. Ang dami nilang pinalitan, inayos nila. Which is, nagpapatunay lang na Lemon Car yung binili ko. Kasi brand new yun eh. Hindi dapat masisira yung shocks mo nang wala pang 1 year eh. Nakaanim na balik si Randy ng kanyang sasakyan sa kasa at iniwan pa nga na 1 linggo sa planta. 12 months bago pa ulit siya ipa-service o i-change oil. Nasira na yung battery ko. Ayaw na siya mag-start. Nag-conclude siya ron na may problema yung unit ko. Ipinakita ni Randy sa Servicio All Access ang mga problema sa kanyang sasakyan. Sinamahan namin siya papuntang North Luzon Expressway para makita ang kanyang mga nire-reklamo. Ay, oo. Nasa EDSA pa lang tayo. Basta nag-ramp talaga yung kalsada. Dapat hindi ganun yung tunog. Ipinaliwanag din niya na bumababa ang boltahe ng kuryente ng sasakyan mula sa normal na reading na 13.8 volts hanggang 14.2 volts. I find this unusual, actually. I get complaints almost every day through my inbox, but this I find quite abnormal. And it seems to me with the electrical side, there seems to be like a faulty, something's faulty there that's either sending charges back, because obviously everything's related when all the, from what I've read here, and everything's on, the electric current being sent back is either being overloaded or there's a negative charge or something that's affecting everything from the headlights to the electric power steering. Tinungo ng Servicio All Access ang car dealer para kunin ang kanilang pali, pero tumanggi sila magbigay ng pahayag dahil nasa DTI na ang kaso. Ang nilalaban ko dito, bumili ka ng isang Honda City, Japanese technology, nagtatap yan for almost ilang years na, tapos makakabili ka ng ganung klaseng kotse. Sometimes, yes, you do get a car that is just a little bit different from the rest. The manufacturer, the dealer is coming from is they have to exhaust, sadly, every avenue first before they go into replacement and stuff. Because if you replaced every car with a brand new car for every complaint, you'd be bankrupt. You wouldn't have a business. So they have to go through this. But then on the customer side, it's like saying, this is not what I signed up for. Ang panukalang Lemon Law sa Kongreso ang magiging batayan para sa mga kasong tulad nito. Sa pinakahuling aksyon ng Kongreso, ito ipinadala na sa Malacañang para lagdaan ng Pangulo upang maging ganap na batas. Pansamantala, ang panuntunan sa consumer protection sa bagong binimang mga sasakyan ay makikita sa Consumer Act of the Philippines. Sa ilalim nito, 3 ang pagpipilian ng dealer sa mga itinuturing na Lemon Car. Dahil hindi pa rin naaayos ang mga inireklamong diferensya sa sasakyan, inakyat ni Randy ang kanyang kaso sa Department of Trade and Industry. Ang DTI ang namamagitan sa mga kasong katulad nito, pero inaamin ng ahensya na hindi sapat ang kakayahan ng mga empleyado para gampanan ang tungkulin ng isang korte. Hindi po talaga naman quasi-judicial body ang DTI. Hindi po kami West, hindi po kami judiciary.
And our people are not really trained to arbitrate cases. No? Napakalaki po talaga ng kalagaan na meron po tayong maliwanag na batas na mag-govern sa mga kaso ng mga defective automobile. Kapag nagdesisyon ng DTI, pabor kay Randy? Dalawa lang option ng dealer dyan. Accept or disagree. Ang normally nag-aapila yung pang business eh. Kasi sila po yung may kakayahan, di ba? Kapag hindi naman tumalik ang DTI kay Randy, in most cases, accept niya eh. Dahil pag nag-apila pa siya, mahaba pang proseso. Kaya lang, ang problema dito, yung ngipin ng batas. O, yun lang ang kinakatakot ko kasi sino ba naman ako para lumaban dito.